Ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Banal sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Pari Bunjing, matagal pa ba yung ginagawa mo? Oo, pari. Napaka-higpi talaga ng pagkakakabit nila ng gulong sa sasakyan. Binisan mo na kasi. Mga biglang lumabas ang nagmamayari niyan. Sige ka. Ah? Oo, pari. Naku, mahigpi talaga, pari. Hindi ko matanggal. Sige, kunin pa natin yung isa para tig-isa tayo at magkapera na naman tayo. Sobra na talagang higpi nito, pare. Hindi ko yata kakayanin ito. Pagod na pagod na ako. Dal-dal ka na kasi yung dal-dal dyan. Bilisan mo na. Dumulas ang dya, pare. Nadaganan ako. Isa ito pa naman sa manikoran. Bunjing! Pari boy, tulungan mo ako, aray ko. Dalyan mo. Sige. Ijajan ko ulit. Nadurog na yata yung manay ko. Tingnan mo, pare. Tingnan mo nga kung nadurog, aray ko. Hindi pa ako nakapag-asawa. Baka mabaog na ako. Accident, Toyota! Bunjing, bunjing. Nangangang mga tao. Tumayo ka na dyan. Tumayo na dito. Tumayo. Pari boy! Itay mo ako, pari boy! Pari! Pare Asyong, marami ang tagasunod ni Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Ayan, no? Tignan mo, punong-puno ang covered court. At may nasa kalsada pa yung iba. Nagdala na lang ng sariling upuan. Oo, pare. Pati yung mga taga-ibang barangay dumadayo rito para makinig lang ng mga paliwanag niya tungkol sa salita ng Diyos. Oo, pare. Pati yung mga ibang pananampalataya nandito na rin. Oo nga, pare. Araw-araw dumarami ang mga umaanib Kaya may naisip ako, pare. Oo. Ano yung naisip mo, pare? Ano kaya kung maglibot tayo ng sako, pare? Oo. Para sa alay. Ng pagmamahal. Alay ng pagmamahal? Oo. Tulad ng ginagawa ng ibang pananampalataya? Oo, pare. Nako, sayang din yung makukulikta natin Mabuti kung papayagan tayo ni Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Hindi natin sasabihin sa kanya. Basta maglibot tayo ng sako para, kwan, yung mas malaki. Mag-uutos tayo ng mga bata para sila ang lilibot at hindi tayo paghinalaan. At pagkatapos, bibigyan natin ng pera ng mga bata. Ha? Sige, pare. Gawin na natin. Para kahit papano, kikita rin na tayo. Sige, maghanap ako ng bata. Hoy, boy! Bakit ngayon ka lang? Kasi, nolain siyang. Bagal-bagal ni Bunjing na magbaklas Nadaganan pa. Ay, kung lola, may ginawa pa kasi kami. Kanina ko pa kayo niyayaya dito para marami sana tayong napag-aralan tungkol sa pananampalataya. Ha? Nola, tignan nyo yung mga bata.
Eh, bakit ko naman titignan ang mga bata? Buti nga sila, at kanina pa nandito. Ah, busog na busog sila sa pangaral ni Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Nola, hindi niyo ba sila napapansin? Ayun o, may iniribot silang sako na lalagyan ng abuloy. Ayun sila, papalapit na sa atin. Magbigay din tayo ng alay ng pagmamahal. Ha? Ay, ang dami ng lamang pera, boy. Palapitin mo dito yung mga bata. Bilisan mo. Ha? Magbibigay na kayo, Lola? Eh, anong magbibigay? Wala akong pera. Kaya bawasan natin ng konti yung nakulikta nila para may pambili tayo ng bigas. Lola Insyang. Mabuti naman at inabutan kita rito, Kagawad Adong. Pastor Pedro Manuel Manuel Salvador, ikaw pala. Anong maipaglilingkod ko sa iyo, ha? Ayaw ko ng ginagawa ninyo ni Kagawad Asyong. Nangulikta pala kayo ng pera para umanib sa simbahan. Kukuan. Kasi Pastor, sabi ni Pare Asyong tama na, Kagawad. Ayaw ko nang ulitin pa ninyong ginagawa ninyo. Huwag ninyong hintayin pang mapuno ang salop. Dahil kakalusin ko kayo. Naintindihan mo? Oo, Pastor. Naintindihan ko po. Sa lahat ng napuntahan ko, kayo lang ang gumawa niyan. Kung hindi kayo titigil sa ganong gawain. Baril. May baril ka, Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Oo, dahil isa akong kawal ng Diyos at adopted son pa. At ito ang tatandaan mo. Kung magpapatuloy kayo sa masawang ginagawa ninyo, hindi na kayo sisikatan ng araw bukas. Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador, mapapatawarin mo kami. Dala lamang ng matinding pangangailangan kaya namin nagawa iyon. Kahit na, kinasusuklaman ko ang mga taong gumagawa ng ganon. Parang may bayad ang pagpapalaganap sa salita ng Diyos. Kaya ang mabuti pa'y umalis na kayo sa harapan ko. Baka mangati ang daliri ko at makalabit ko ang gatilyo ng baril ko. Umalis ka na! Opo, Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Alis na po ako. Nako, iba palang magalit itong si Pastor. Itinasaan pa naman ako ng baril. Delikado. Sinasabi ko na nga ba, kay Pare Asyong, ipinilit niya nga mangulikta kami. Nako, nagalit tuloy sa amin si Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Nako, kung kailangan makausap ko kaagad si Pare Asyong, baka nagpapakulikta na naman. Mapapatay na kami ni Pastor Pedro. Ayun, umalis na naman si Pastor Pedro at kasama si Tintin. Lagi na lang ang Tintin ang sinasama sa lakad niya. Veronica! Veronica! Oh, Pining! Bakit? Anong nangyari sa'yo? Para kang hinahabol ng rapist na adik, ka. Nako, Veronica, may nakita ako. At hindi ko sukat akalaing ganun pala siya. Ha? Ano yung nakita mo, Pining? Kanina, habang nandun ako sa covered court at nagwawalis,
Nakita kong nilapitan ni Pastor Pedro si Kagawad Adong. At maya-maya, nakita kong naglabas ng baril. Eh, bakit naman siya naglabas ng baril? Ano bang nangyari? Galit na galit siya kina Kagawad Adong at Kagawad Asyong. Eh, bakit? Anong ginawa na naman ang dalawang pasaway na kagawad na yun? Ayon sa narinig ko eh, nagalit si Pastor Pedro dahil sa pangungulektan nila ng pera. Ayaw pala niya yun. Ano? Sila Kagawad Asyong at Kagawad Gusting? Nangungulekta ng pera? Oo, Veronica. Naku, kinabahan ako kanina. Iba palang magalit. Akala ko, babarilin na niya si Kagawad Adong. Ano? Kung ganun, kailangan makausap mo si Tintin. Baka mamaya ay makagawa siya ng ayaw ni Pastor. Magalit din siya sa kanya. Isa pang problema ang Tintin na yun. Kung hindi siya makikinig sa akin, isusumpong ko na siya sa kuya niya. Ayon kay Pineng, dating sundalo raw ang Pastor Pedro na ito. US Army pa at may rangkong general. Kailangan kausapin ko siya para hindi na niya isasama si Tintin sa mga lakad niya. Ayon siya, nagkatalikod sa akin. Lalapitan ko at kakausapin ko siya ng lalaki sa lalaki. Sweetheart, halika na rito sa kwarto. Nakahanda na ako. Teka, tinig yung nagtintin na. Sabi niya papasok na siya sa trabaho niya. Eh bakit nandito at pinapapasok na si Pastor Pedro doon sa kwarto? Pumasok na si Pastor Pedro sa kwartong yun? Iba na ito . Eh kuradong may magaganap ng kababalaghan. Kailangan mahadlagan ko sila sa gagawin nila. Ayaw kong maagaw niya si Tintin sa akin. Tatadyakan ko ang pinto ng kwarto na yan. Magdadahan-dahan akong lalapit sa pintuan. Kung naagaw man ni Pastor Juan ang atensyon ni Veronica noon sa akin, hindi ko napapayagang maagaw pa ng Pastor Pedro na ito si Tintin. Akin lang siya. Akin lang. Handang-handa na ako, Pastor. Handang-handa na rin ako, Tintin. Ha? Uumpisa na nila ang gagawin ng kababalaghan. Hahadlangan ko kayo. Pedro, sige na. Hubarin mo na yung damit mo para makapag-umpisa na tayo. Oo, sige. Maghuhubad na ako. Ayan, nakapaghubad na ako. Sige, simulan na natin. Dumapa ka na, Pastor. Oo, sige. Para maumpisa na natin. Ay! Ano yun? Itigil ang kalukuhang yan. Sige! Ang baril ko, oops! Itong sa'yo! Napasok tayo ng rebelde! Papatayin ko na siya! Ay! Huwag! Pastor Pedro! Huwag! Si Vice Mayor agad o niyan! Huwag! Ay, Kapitan! Kapitan! Buksan ninyo ang pinto! Kapitan! 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 Naku? Buksan ninyo ang pinto! Oh, Kapitan!
Binitaw, Pineng. Bakit? Anong problema ninyo? Ay, Kapitan! May masamang nangyari po. Naku, Kap! Bakit? Ano bang nangyari? Ano, Pineng? Kap, si Vice Mayor, ang bayaw mo, nabugbog ni Pastor Pedro. Ayun! Nasa ospital ngayon at hindi pa nagkakamalay. Baka mamatay na yun. Ano? Binugbog ni Pastor Pedro si Bayaw? Nakao! Eh bakit? Ano bang nangyari? Bakit nabugbog niya si Bayaw? Eh pangalawang beses na siyang nabugbog ng pastora. Una si Pastor Juan. Ngayon si Pastor Pedro naman. Paborito siyang bugbugin ng mga pastor. Ay, kasikap! Si Vice Mayor ay tumigil ka, Mbreng! Ayaw kung ikaw magpaliwanag. Eh, Pineng, sige, ipagpatuloy mo. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit binugbog ni Pastor Pedro si Bayaw. Ano ba ang nangyari? Ganito nagsimula ang lahat, Kuya Peles. Kap, pakinggan po ninyo at ikukwento ko sa inyo ang lahat. Saan ako naroon? Bakit para akong lumulutang sa ulap? Ah, naalala ko na ang nangyari. Binugbog ako ni Pastor Pedro. Kung ganon, patay na ako. Ah, hindi totoo ito. Hindi. Ayun si San Pedro, lalapitan ko. Hihilingin ko sa kanya na ibalik pa niya ako sa lupa. San Pedro, hihingi sana ako ng pabor. Ibalik niyo po ako sa lupa. Eh, gusto ko pang mabuhay. Hindi na pwede, Agaton. Pastor Pedro? Ikaw? Hindi! Hindi! Bayaw, eh, kumusta na ang pakiramdam mo, Bayaw? Kap, kawawa naman si Vice Mayor. Talagang bugbog sarado siya. Oo, Veronica, pambihira naman ang pastor na yon. Hindi na siya naawa kay Bayaw. Alam na niyang matanda na, binugbog pa. Eh, ano ngayon ang plano mo, Kap? Ipapablatter pa ba natin ito? Kuwan. Oo, Veronica, kailangan maipablatter ito. Kailangan panagutan ng Pastor Pedro na yon ang ginawa niya kay Bayaw. Kap, tingnan mo. Parang hindi na yata humihinga si Vice Mayor. Oo nga. Bakit nakatalugbong na siya ng kumot si Bayaw? Anong ibig sabihin nito? Ha? Oo nga. Baka may masamang nangyari na sa kanya. Tatawag ako ng Doktor Kap. Doktor! Doktor! Bayaw! Lumaban ka, Bayaw. Huwag mong ipahintulog na mamamatay ka na, Bayaw. Bayaw, mahal na mahal kita, Bayaw. Naririnig mo ba ako, Bayaw? Bayaw! Ayan, Doko! Parang hindi na humihinga ang pasyente. Nako, hindi na mabubuhay yan. Patay na yan. Ano? Patay na ito! Oo! Patay na yan. Kaya lumayo na kayo at ipapalagay ko na doon sa morgue. Ha? Si Vice Mayor? Patay na? Hindi! Hindi! Totoo kayang namatay na si Vice Mayor Agaton? Mga mahal naming tagapakinig,
abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Banal sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!